Magandang araw mga kasuke. Ngayon po, itong video na to ay ipapakita ko sa inyo kung paano kami magagatas ng mga baka dito sa New Zealand. Ang oras po namin ngayon ay mag-aalas 3 na lang hapon. Panghapon na to na milking. Tapos na yung umaga. Hindi kasi makakuha ng ng sakto na video sa pagme-milking kung nagtatrabaho ako. Ngayon, day off ko ngayon, kaya sakto na mag-cover ako ng video para mapapakita ko sa inyo kung paano kami magagatas ng baka dito sa sa New Zealand. Ito pala, nandito na sila sa loob ng paddock. Ngayon, pupunta na sila doon sa sa gagatasan, yung tinatawag na milking shed. Dito sila papunta. Yan. Ang gagawin na lang natin ngayon ay bibitawan natin yung mga baka na yan at antayin natin doon sa milking shed kasi yung kasama ko yun ang magtutulak ng mga baka. Pero ito, hindi na to dapat bibitawan muna lang to at lalakad na talaga sila. Ito po yung ginagawa ko nito pag binibitawan ko yung mga baka. Po to, 250 something na baka? Kasi yung kalahati namin na baka dry na yon. Sa sunod dalawang buwan pa yon mga nganak. Kaya ito pa yung ginagatasan namin sa ngayon. Itong mga baka na to. Kaya bibitawan na natin itong mga baka na to. Antayin natin sila doon sa shed na yun. Abangan natin. Bali dito po papasok yung mga baka ngayon. Mga kasuki. Dito sa yard. Ito yung tinatawag na yard. Kung mapapansin nyo, doon ako galing kanina. Sa likod ng bundok na yon. Kung nakikita nyo yan. Di kasi yung mga baka yon. Yung mga na yon mga baka. Papunta na yan sila dito. Pag ganun kasi ang daan yan. Pag ganyan. Tapos pag ganun. Hanggang dyan. Excuse me. Pero bago yan, ipapakita ko sa inyo yung yung tinatawag na milking shed. Ito yung tinatawag na yard. Dito papasok yung mga yung mga baka. Ito yung tinatawag na backing gate. Backing gate ang tawag niyan. Tapos ha, isa-isa silang pipila sila dito sa loob ng ng pit. Ito, tatayo sila dito ngayon, kabilaan, mga 36 ang tatayo diyan. Dito rin 36. Ito yung tinatawag na receiving can. Ito yung cups o cluster. Ito yung gagamitin ngayon. Yan. Kaya dito sila makatayo dito nakatalikod sila. Tapos kung matapos nilang magatasan, ayun, pwede na yan yung mga handle na yan, may mga handle kasi yan. Pwede na yung bitawan.
Tsaka lalabas na yung tapos na gatasan. Tsaka pipila na naman sila dito. Yun. Katapos nilang magatasan, yun, lalakad na sila papunta dito. Mula dito, lalakad na sila papunta dito. Pauwi na doon sa ano, sa padak na pupuntahan nila. Yun, ikot yan sila dito. Yan, lalabas. Lalabas yan sila. At pupunta yan sila mamaya sa padak na doon sa yung padak na yan. Yan, yung padak na yan, dyan sila mamaya. Kaya abangan natin yung mga baka na papasok na. Ayan, nakita niyo yung naglalakad na yan, mga baka yan. Papunta na yan dito. Ayun, nagkapila sila. Yun. Medyo pangit kasi yung camera natin, pero okay lang. Ito yung paligid, ng farm namin. Yan, ikot ko kayo ha. Yan. Ito yung shade namin. Kung nakita niya, ito yung ano, yung may $50, nagbigay ng $50 sa akin. Yan. Yung tinitirahan ko na bahay, ayun. Ayan, maya-maya papasok na yan sila dyan sa loob. Medyo nahihiya lang sila konti. Ito yun. Yan, yung gate na yan, yan yung tutulak para itulak sila para papasok mamaya pag nasa loob na sila lahat. Ayan. Antay pa yung iba bago magsisimula. Ito yung ano, yung relief milker na anak ng Mary. Si Goldie, yung kasama namin sa trabaho. Kasi diyo pa ko ngayon siya ang nagre-relief ngayon. Si Goldie. Medyo mahihain to, pero yung interview rin. Hello, Goldie. Hello. How are you? No, no, I'm not recording, Goldie. Just only try to practice taking video, but still not recording. Oh, yeah, it's recording. I've seen the video with the goat. Oh, yeah. But the second video is the second video or the first video? We got. How many minutes? I didn't watch it all actually, but you guys are very clean. Yeah. Yeah, very clean. With also the skin of the goat? Yeah, when you guys are skinning it. Yeah. Taking the fur off, yeah. But I think the white man, if they eat the goat, they just only remove the skin. Yeah. But we are Filipino, we included the skin to it. Yeah. Yeah. Yeah, it was very clean. Very clean. Goldie, are you watching Suki ng Bayan? The video of Suki ng Bayan? My video? What can you say about the videos? I don't understand what you're talking about. The way you edit your videos is really cool. Thank you for watching, Goldie. This is my very supportive co-worker here.
even here daughter watching my videos. So my daughter said, thank you, yeah. Honey. They can't understand, but yeah. Oh. Okay, they are now. Pumapasok na sila. Gosh, it's not Jen on. Jen was on the couch would be here. Just... Goldino will start the plant. Turn on the tape. Make sure. Yeah. Check the vat. This is the vat. Do you know, Goldie, how many liters that we can put a mite inside that vat? No, exactly. 12,000 liters, I think. But that is the maximum one. Yeah. No. 16,000 liters, yeah. So ang proseso nito mamaya papasok yung gatas mula dito. Yan ling line na yan. Papunta ito filter kasi to. Yan filter to. Ipifilter muna yung mga masasamang mga marurumi, mga maliit na particles, tapos pupunta doon ang gatas. Doon dadaan sa pampalamig bago pupunta dito sa vat. Ayan. At dito mag-store yung gatas. Sirado muna. Habang nagre-ready yung kasama ko. Kunin yung the machine. And for the water, yeah. I am your video man now, Goldie. You are the actress. Goldie is a very friendly co-worker, always smiling, no problem. Itong bato na to ilalagay kasi to mamaya. Sorry Goldie, I cannot help you now. Inuuna nila tong ginagatasan kasi slow milker ta. Matagal matapos maggatas tong baka na to, nilalagyan pa yan ng bato. Pero kalimitan, hindi talaga nilalagyan yan para kasi mahuhuli yan eh. What's up?
Hanggang doon pa yan. Sa dulo. Pag ginagatasan yan, pupunta yan dito. Yan, at papasok yan dyan sa post na yan. At pupunta dito. Ah, yan, dami yan ang gatas, no? Yan. Ayan, ang ginawa ngayon, pag matatapos ng magatasan to dito banda, itatransfer na yung caps papunta sa kabila. Dito sa kabila. Tsaka bibitawan yan. Para malaman kung natapos na yung baka na gagatasan, ito yung ano. Ito. Di ba yan? Gumagatas yan. Yan, hindi na yan gumagatas. Ayan, kaya pwede na yun i-transfer dito sa kabila. Pit spray yan, inaano nila yan, ano. Makikita nyo, tumutulo yan, pit spray para hindi malagyan ng bakterya pagkatapos ng gatasan. Yung isa naman sa likod ay nagtutulak yun ng baka. Thank you.
goat? Yeah. It's already dead, sir. Oh, you want them? You want both of them? Yes, sir. I give some of the meat I give to the Hamilton boys and some of my friends in a farmers community. Yeah. Sinisirado na po sila. Ito pala mga kasuki, ito pala yung tinatawag namin na butt clots. Ayan. Yan po ay 1 hour before mag-release po ito. Tulog pa po kami niyan. Tsaka lalabas yung mga baka papunta doon sa milking shed bukas ng umaga. Kaya pagising namin ng bukas ng umaga, pagpunta namin dito, nakaabang na yung mga baka dyan sa milking shed. Kali doon po nagtapos ang pag-milk mga kasuki. Sana nag-enjoy kayo sa video. Okay, thank you.